Yo, what's up mga tol? Isa na namang real time ang ibabahagi ko sa inyo. Real time tatawing uli tayo. Maliit lang to, 2 oras. Papakita ko lang sa inyo kung paano mag stippling tattoo style. Hinaluan ko rin ng konting realism sa Gedli. Yan. Yung pinahid ko pala mga utol, ink armor yon. Pinahirang ko muna konti. Yun. Pero bago ang lahat, shoutout muna kay Boss Joel Nebit and kay Utol Alfredo Bayot Jr. Shoutout sa inyo. Yung iba, nakalimutan ko eh. Sa susunod na lang. Ngayon pa lang mga utol, nagpapasalamat na ako sa inyo sa pag-click nyo sa video na to. Sa panonood nyo. So, eto na nga, mabalik na tayo sa tattoo. Yan, naglinya na tayo. Ulitin ko, no, sa paglilinya, mga utol, bago nyo itusok, kuminga muna kayo ng malalim. Pagkatusok nyo, dire-diretso na yung guhit. Huwag nyong iaangat yung needle nyo. Kung ano yung baon sa unang-unang tusok nyo, yun na rin hanggang dyan sa matapos na yung linya nyo. Linyaan muna natin lahat. Gusto ko sana i-ano eh. Fast forward eh, kaso wag na, para makita nyo rin kung paano ako maglinya. Hindi ko na rin, konti lang yung mga tinanggal ko dyan, yung mga hang time talaga eh, nag break time kami yun. Pero maliban dun, wala na, dire diretso na yun. Linya muna natin yung pahit ko, ganyan ganyan lang, hindi masyadong madiin para makaiwas niya sa paglambot ng stencil. Yan. Lalagas na naman ng data nyo to, mga utol. Pero kapalit naman nun, may mga may babahagi naman ako sa inyo. Yan. Hinay-hinay lang tayo sa paglilinya. Huwag masyadong magmamadali. Surebulin natin na pasok yung tinta. Yan, stretch natin. Ang gamit ko palang needle dyan, 3 round liner. Hindi bag pin ha. Sa susunod na mga videos, tatalakayin natin yung ano, pagkakaiba ng mga needle. Meron kasing bag pin needles kung tawagin. Meron din yung iba't iba yung ano eh, thickness ng bawat needle eh. Yung kapal ba? Ito, ito yung kumbaga 12 gauge to eh. 12.03 round liner siya. Yung bag pin naman, ang code naman nun, 10.03 round liner kung sa bag pin siya. 10 siya G's. Pero alam ko sa ibang bansa may 8 pa nga eh. Iba-ibang gauge yan, yung kapal niya, yung thickness. Kasi nakasanayan ko na tong ano eh, nakasanayan ko na tong 12. Ito na yung madalas mabili ko sa MLC. Bihira ako gumamit ng bag pin. Kasi ang bag pin mga utol, para yun sa mga fine lines. Kung yung bag pin needle mo naman is shader, para naman yun sa mga soft ano shadings. Bago ko tuloy ang makalimutan, gamit ko pala dyan 3 round liner. Ang machine ko is tilt rotary na may volts na 6.5 volts.
sa outline pa lang yun ah. Mamaya mag-iiba tayo ng voltage pag nag-stippling na tayo. Linyahan muna natin. Parang gusto ko nang i-fast forward eh. Yan, dampi-dampi lang yung punas ko. Para hindi masyadong maapektuhan yung stencil. Solid naman yung kapit ng stencil na yan, pero mas maganda yung iwasan mo pa rin yung ano na maburahan ka. Mga utol, gagawa rin tayo ng video about dun sa ano, paggawa ng stencil solution. Kung paano magtimpla. Pero next time na natin pag-usapan yun. Dito muna tayo sa stippling technique. Yung stippling, mga utol, isa rin siyang uri ng ano ha, pag-shading. Gamit yung ano tawag dito, liner needle. Yan po, dampi-dampi lang. May mga hangteng na ganyan oh, nasama na. Yan, pag maglilinya hanggang malalim, pagkabaon dire-diretso na. I-drag nyo lang yung daliri nyo. Isunod nyo dun sa stencil. Pag ramdam nyo na manginginig na yung kamay nyo, putulin nyo na yung linya. Tapos huwag kayo magsimula dun sa pagkaputol nyo. Yun. Ano, dugtungan nyo dun sa ibabaw. Para malinis yung ano, malinis pa rin yung linya nyo. Yan. Pagkabaon, dire-diretso na, huwag aangat, huwag lalalim. Para hindi mag-iba-iba yung kapal ng ano. Para iisa lang yung kapal ng linya. Solid sa tagal to, mga utol. Yan mga tol, nag-switch na ako sa pula. Yung rosas na to, kulay pulang rosas to eh. Hindi ko ginamitan ng itim na outline. Kasi itong isang rosas na to, gagawin kong realistic. Yan. Oo, narinig nyo, realistic. Pero naglinya ako.
Ito rin yung ituturo ko sa inyong isang technique pa. Na ginagawa ko lang ha, para sa sarili ko lang. Halimbawa, hindi nyo pa rin maiwasan maglinya, pero gusto nyo gumawa ng realistic. Yung linya nyo, itugma nyo dun sa may mismong magiging shade nya. Halimbawa, kulay pula yung shade ng rosas. Maglinya kayo ng pula rin. Yan, tulad ng ginagawa ko yan. Mamaya makikita nyo yung ibig ko sabihin. Di ba kulay pula yung linya niya. Mamaya pag shinadean ko yan, ipapakain ko yung ano niyan, yung mga linya niyan dun sa shade. Kumbaga, papatayin ko rin yung linya niyan mamaya. Para lang magkaroon ako ng guide. Kasi kung tulad nga na sinasabi ko, kung hindi mo maiwasang maglinya, ganyan yung gawin mo. Kasi merong mga nagsasabi na ano eh, na ang realism daw kailangan may linya pa rin. Pero para sa akin hindi. Para sa akin walang linya sa totoong buhay. Kung titingnan mo yung mukha ng isang tao, wala kang makikitang solid lines dyan. Kung nagigits nyo ako, mga utol ah. Kaya itong ginagawa ko. Kung hindi nyo maiwasang maglinya, gantong style yung dapat gawin nyo. Sana magigits nyo to, mga utol. Yan. Linyaan ko muna yung buong rosas ng kulay pula. Mamaya pag shinadean ko na, makikita nyo kung ano ba yung tinutukoy ko. Kasi dalawang rosas dito, stippling style. Yung isang rosas na to, ito yung kulay pula. Yan yung realistic na gagawin natin. Hindi man natin makuha ng 100% realistic, at least hindi siya mukhang drawing o mukhang cartoon. Hindi mukhang animated. Mga toli, fast forward muna natin ng ano, konti. Kasi nakakainip eh. Naiinip ako. Total, nasabi ko na naman sa inyo yung mga importanteng gawin tungkol sa outline. Tapusin na muna natin tong outline. Pabilisin natin ng konti dito sa outline. Ibabalik natin ng real time pag nandun na tayo sa may tatalakayin natin sa stippling nga. Tsaka dito sa shading ng pulang rosas. Mabahaba pa kasing ano to eh. Linyahan eh. Baka mahirapan na naman ako mag-upload pag sobrang haba ng video. Yan. Pabilisin lang natin dito sa outline. Yan. Nakita nyo, pinapahiram ko ng ink armor, no? Basta ganun lang, pag maglilinya kayo, ingat lang ng malalim, focus. Pag ramdam nyo na manginginig yung kamay nyo, putulin nyo na yung linya. Balik natin sa real time pag sa shading na tayo. Tsaka pag sobrang haba ng video, baka mainip kayo eh. Baka hindi nyo tapusin. Tsaka baka malagas yung mga data nyo lalo. Focus lang tayo dun sa mismong topic natin. Yung stippling. Malapit na. Balik na natin to sa real time.
imagination muna natin. Yan, nabuo ko na yung outline. Nag-shading na tayo. Pahiram ko muna ng ink armor bago tayo mag-umpisa ulit. Yan, nag-switch na ako ng needle dyan. Ang gamit kong needle dyan is 9 round shader. Ito na nga mga utol, balik na tayo sa real time. Shade ko na yung mga dark na parte. Ayan. Pansin nyo, dinikitan ko na yung linyang pula sa pinakagilid niya. Dinikitan ko na. Unti-unti nang mauubos yung outline niyan pag shinaden ko. Unahin ko muna yung mga dark area niya. Whip shading lang ginawa ko. Daan-daan lang. Hindi ako masyado nag-color pack kasi ano yan eh, stippling style. Kaya ang ginawa ko dyan, whip shading. Yan. May mga parting nag-circular motion naman ako. Yan. Yung mga hindi na kailangang i-whip. Yung background kasi yan, kulay itim. Pusin muna natin yung mga black na parte. Yan, kinolor pa ko na kasi para tapos na. Huwag nyong kakalimutang balutin ng maigi yung mga makina nyo, mga utol ha, para hindi makontaminate ng kung ano-ano mang pwedeng dumikit dyan sa machine. Unang-una kasi humahawak tayo sa balat ng client eh. Kailangan laging protektado yung mga equipments natin. Lagi may balot. Yun na, siguro mag-i-stippling na ako sa parting to. Yan mga utol. Kung nakikita nyo yung haba ng karayom na ginamit ko, nakalawit ng todo. Yan, mamaya isusum natin yan. Yung voltage dyan, binaba ko na sa 0.3. Binaba ko na sa 3 volts. 3 volts yung voltage natin dyan. Tapos, nilabas ko ng... Medyo hinabaan ko yung needle. Mahaba yung nakalawit na needle. Yan, isum na natin para makita nyo. Hindi porket... Mga utol, yan. Pakita ko yung needle. Yan, ganyan. Ganyan kahaba. Hindi porket ganyan kahaba yung needle, lahat yan ibabaon nyo. Hindi, mababaw lang siya. Tapos, mahina yung voltahe. Yan. Dikit ko muna dun sa linya. Yan, tapos yung style ng pag-shade nyo, pa-whip shading lang. Yan, parang patilamsik lang yan, ganyan. Para lang kayo nagwawalis. Ganun yung motion, yan. Parang ganyan lang. Mababaw lang yan mga utol, huwag nyo ibabaon. Floater kung tawagin. Ganyan lang. Makapansin nyo yung mga parang tuldok na maliliit. Hinay-hinay lang mga utol. Huwag inyong panggigilan.
lang, balik-balikan nyo lang kasi mababaw naman yan eh. Hindi naman yan ibabaon eh. Yung dulong-dulo lang ng ano yan. Dulong-dulo lang yung needle. Kontrolin nyo yung mga ano nyo, kamay. Na huwag nyo madiinan. Siyempre kailangan nyo pa rin itusok pero huwag nyo ibaon. Saktuhan lang. Mararamdaman nyo naman yan eh. Ganyan lang siya. Ganyan lang kadali. Tsaka madaling tansyahin kung kulang pa sa dark o kulang pa sa kung kulang pa sa hina yung boltahe nyo. Ganyan yung itsura niya. Hindi siya solid na ano, line. Naghihiwalay-hiwalay siya para mga dots. Yan yung stippling. Yan, papansin nyo, binabalik-balikan ko. Para kasi dark yung part na yun eh. Kung gusto nyo ng light lang, konting pasada lang, light na yun. Pero kung dark yung area na i-stippling nyo, balik-balikan nyo. Kasi hindi naman madadamage yan eh. Hindi masyadong matotroma yung balat kasi hindi naman ganun kalalim yung tusok natin dyan. Tsaka lalagyan natin ng ink armor pa rin. Sa mga dark na parte, yan, balik-balikan nyo kasi kailangan madoble-doble yan siya. Pero alalay lang mga utol, huwag nyong ibaon. Kasi baka makat nyo yung balat. Dahil nga paulit-ulit. Nasa pagtatansya nyo pa rin ng kamay nyo yan. Ito yung parte na to, may dark din dyan eh. Tandaan nyo yung volts, 3 volts lang yung gamit ko dyan. Kasi yung itong stilt na rotary ko, gumagana na siya ng 3 volts eh. Pumapalo na. Depende kasi sa makina yan eh. May mga makina na hindi pumapalo sa 3 volts. Meron namang mga pumapalo na ng 3 volts. Basta hinaan nyo lang yung volts. Hindi naman kasi tayo magkakapares ng machine eh. Kaya hindi rin magkakapares ng voltage. Tatansyahin nyo lang mga utol. Malalaman nyo naman yun sa paghago nyo kung tama na yung voltage na, kung angkop na yung voltage na yun sa machine nyo eh. Basta nakita nyo na yung ganyang result ng shade, goods na yun. Goods na yung voltahe nyo nun. Basta lagi yung motion lang niya pa whip. Whip lang. Yan. Nabalik yung ko pa konti ito kasi nabibitin pa ako sa ano eh. Contrast. Dagdagan ko pa konti. Yan, pag ganyan. Pa-whip lang lagi. Yan lang tatandaan nyo. Madali lang siya matutunan. Yan. Kahit nga yung ano nyo dyan tol, yung ink nyo, kahit black lang yung gamitin nyo dyan, okay na. Kasi, kaya nyo na, sa stippling, pwede namang ano lang eh, black lang eh. Pwede kang makapag-create ng dark to light kahit black lang yung ink mo. Nakasalala yun sa paghahagod mo. Sa pag-shade mo na mismo. Tulad nung napansin nyo kanina, may mga parting binabalik-balikan ako para mag-dark siya. Yun yung sa gilid. Yan, yung mga ganyan.
Kung gusto mo mag-dark pa, balik-balikan mo pa. Siyempre, kailangan kontrolin mo pa rin, ha, yung tipong hindi matutroma yung balat, hindi madadamage. Ako, binabalikan ko kasi kontrolado ko naman eh. Mababaw na mababaw lang, tsaka magaan lang yung hagod ko. Yan, kita nyo, light lang siya. Kung kailangan kong i-dark, babalikan ko pa yan. Halos hindi nga ako makapit eh, sa sobrang gaan eh. Hinihinay-hinay ko lang. Pero gumamit pa rin ako dyan ng gray wash. Sinabi ko lang yun kasi pwede naman din yung gawin. Yan. Ginawa ko cross hatching. Sinalungat ko. Diba pa tayo tapos pahiga naman yung shade. Cross hatching. Yan. Sinasalungat-salungat ko lang. Kasi sana magits nyo mga utol, ha. Medyo nahihirapan din kasi yung magpaliwanag eh. Tsaka makikita nyo naman kung paano ko ginagawa. Yan, ganyan lang. Pa-whip lang siya. Kung gusto nyo ng dark, balikan nyo. Yan, eh, tulad na no. Nakita nyo yung pinaka inumpisahan ko. Dark na siya kasi ilang ulit na eh. Hanayin ko lang yung mga dark na parte. Madali lang matutunan yung stippling. Pero kailangan kontrolado mo yung kamay mo, yung hagod mo. Kung nasanay ka sa power line, dapat dito maghinay-hinay ka. Kasi hindi pwede dito yung masyadong baon. Whip shading lang na may mababang boltahe. Ganun lang yun. Tas naka floater style ka. Nakalabas yung needle mo. Mahaba yung labas ng needle sa tip. Pero hindi lahat yun ibabaon yan. Nakikita nyo yung dulo ng karayom. Yan. Light gray lang ginamit ko dyan. Nagtimpla pa rin ako ng gray wash dyan. Ganyan lang ka-easy mga tol. Hindi na kailangan ng masyadong mahabang paliwanagan. Yan ang stippling mga utol. Iba yung stippling sa pointillism, ha, mga utol. Ha. Gagawa rin tayo ng pointillism pag nagkaroon na tayo ng model. Ito, stippling style to eh. Gusto ko rin gumawa ng mga ganito eh. Parang nakakalibang. Sarap sa mata. Ang ganda na ito pag nag-heal. Binalikan ko yung parte nyo kasi napuputlaan ako eh. Ano, pass forward ko na siguro yung isa. Yung isang stippling na rosas.
talo na tayo dito sa Pulang Rosas. Pagkatapos siguro na itong isa, madali lang naman yung mga dapat tandaan niya. Nasabi ko na lahat. Yan nga yung tawag doon, mahaba yung labas ng needle sa tip, mahinang boltahe, sweep yung shading, pa-whip, magaan lang yung hagod, tsaka unti-unti lang, huwag nyo madaliin. Kasi pwede nyo nang balik-balikan eh, kasi hindi naman ganun kabaon. Yan tulad nyan, no, may mga kailangan pa akong itiman, may mga kailangan pang i-dark. Yan ang binabalik-balikan ko. Huwag kayong mag-alala kasi hindi yan madadamage yung balat. Kasi nga mababaw lang yung tusok. Tsaka lalagyan natin siya mamaya-maya ng ink armor, para mag-regenerate yung mga nababalik-balikan na parte. Yan. Kailangan kasi dark yung parting yun eh. Kaya binalikan ko pa. Ganun lang, kahit itim lang yung ink nyo, makakagawa kayo ng light to dark nyan. Yan. Kahit itim lang yung needle nyo, pwedeng-pwede makapag dark to light. Kasi nakadepende yan sa hagod nyo. Linisin natin. Sarap sa mata ng stippling. Gusto ko rin makagawa ng isang portfolio, puro stippling. Yan, nilagyan ko ng ink armor, para kahit papano mag-regenerate na yung mga parteng binalik-balikan natin. Nandito na tayo sa pangalawa. Ganun lang, paulit-ulit lang. Ninuna ko yung gilid, dinikit ko dun sa pulang linya, para mabawasan na yung clarity nung pulang linya sa parting yun. Lang, pa-whip shading lang naman eh. Tapos hindi nyo ibabaon ng kalahati yung ano, yung pinaka-ibabaw lang ng needle yung kailangan. Hindi na kailangan ibaon. Mararamdaman nyo na yun eh. Lang. Basic lang. Mga tol, i-follow nyo ako sa Facebook, MacBiot. Ilalagay ko sa description yung link ng Facebook account ko tsaka page, para kung may mga tanong kayo, pwede kayong rumekta sa akin sa Messenger. Pwede ko namang masagot yun eh, pag wala masyadong ginagawa. Yan, ganyan lang kayo easy mga tol. Gaanan nyo lang yung ano, magaan lang yung hagod. Yan, pag gusto nyong i-dark, balikan nyo ulit. Paulit-ulit na ano lang, na hagod lang, repetition. Repetition lang ng whip shading. Dali lang, 'di ba? Lagi nyo lang tatandaan na yung boltahe nyo mahina lang. Yung tipong gagana na yung machine, yung hindi masyadong mabilis yung palo ng machine, yung sakto lang. Kasi hindi ko naman masabing 3 volts dahil eto sa machine ko 3 volts to, kasi gumagana na siya ng 3 volts. Siguro mga 3.5 to kanina.
Depende pa rin yun sa machine nyo, mga utol. Kung ano yung pinakamahinang kaya niya. Yung tipong running na, hindi yung talagang walang palo. Itong gamit ko kanina, 3 volts o 3.5 lang to kanina. Gamit ko needle dyan, 3 round liner mga utol ah. 3 round liner. Hindi bag pin. Magkaiba kasi yung bag pin needle eh. Magkakaiba yung thickness ng needle. Sa ibang video, pag-uusapan natin yan. Yan, puro black pa lang yung ginamit ko dyan. Napapansin nyo, may mga light na part. Yan, pag gusto kong i-dark, binabalik-balikan ko. Ulit-ulitin ko lang isasabihin ko mga utol para matandaan yung maigi. Oo, kailangan pa rin mas. Yung nag-taxi nga lang ako kanina, dyan sa aming kalapit sa pag gusto nyo yung dark, balik-balikan nyo lang. Kaso medyo nakalayo na kami, boss ha. Dito, pero mas okay kung meron pa rin kayong gray wash. Kailangan pala sa ano? Iniisip eh. Gusto kong gumawa ng gantong stippling tapos portrait eh. Ano na kasi yun? Yung mga baba na yun. Parang ang ganda tingnan. Yung hairpin, alas bis na po. In-adjust niya ano? Hindi pa ako ganun ka... Para daw umano yung economy. Hindi pa ako ganun ka ano dito eh. Husay eh, sa stippling eh. Pero kahit pa paano, alam ko na yung basics ng stippling. Yung mga napapanood kong foreign na YouTuber, pag nag-i-stippling sila, napaka-smooth. Kadalasang stippling nila, mga muka, mga portraits. Pero grabe ang lilinis. Ganun sana yung gusto kong magawa. Dapat gagamitin ko kanina ano eh, one round liner lang eh. Kaso karamihan naman sa atin 3 round liner yung gamit. Kaya ito na lang din ginamit ko. Kasi yung iba hindi naman din bumibili ng one round liner eh. Bibihira ang may one round liner. Kaya ito na yung ginamit ko, yung common 3 round liner. Ganyan lang ka easy mga tol. Whip shading lang, whip shading, mahinang boltahe, mahabang needle. Huwag niyong ibabaon. Kahit mahaba siya, huwag niyong ibabaon. Yan. Dulo lang. Yan. Napapansin niyo naman. Nakikita niyo naman yung needle eh. Dulo lang talaga yung nagagamit. Yan. Dapat dito boss ano yung ano yun, no? Yung mata. Ah, Illuminati kasi yun. Yung pag ano na boss, no? Pag pula na. Oh, hindi man ako Illuminati. Pero may nagpanalo na sa'yo ganun boss. Ganun yung ganun yung mata. Wala namang bilang yung pag sa Pilipinas kasi hindi naman pinikilala na ano yung Pilipinas. Captain yun eh. Pero totoo kaya yung boss? Sa US daw, ito. Yung kapalit yung fame, no? Paano kaya nila nakakausap yun?
nakausap nila si ano, Lucifer. Parang siguro, sa tingin ko lang ah, imagination lang nila. Sama, oo nga, parang feel ko lang din. Tapos sumisikat na lang sila dahil sa talent nila. Oo. Diba? Imagination lang yun. Yeah, nga eh. Sabi ka, palit daw ng buhay mo, sikat ka. Mm. Inano pa nga yun, parang binigyan ng ano yun. Parang documentary. Oo, documentary. Napanood ko yung documentary nun eh. Kung totoo yun, ang dami ng gumawa dito sa Pilipinas. Ay, ikaw ba sikat naman? Na, sikat na sa Pinas yung gano'n. Oo. Yayaman ka ba naman? Ah, sisikat ka pa? Yung mga nagbebenta na yan ng apoy. Kapit pa talon. Mga magpapa third floor na kayo, boss mo ah. Kwarto ko yan, sa taas. Sa taas? Pag may mga alanganin po, ano, pwesto, doon ko tatotoo. Oo, sa taas na lang. Tulad nung nakaraang pwesto natin, bang hirap? Oo. Yun, meron na akong magiging mga alanganin. Kaya nga. Mapagbalik ko dito, boss, mga mga building na to ha. Di malabo mangyari yung boss. Wala namang may ayaw na mangyari yun. Lahat gusto magdarang ng magandang. Pag tumiumano pa yung YouTube channel mo yan boss. Papaldoan na yan. Nakasubscribe ka ba dun boss? Oo boss, nakasubscribe ako dun. Bawat niya labas mo, nahihapang ako talaga. Nalilibang ako pag ano eh, hapanood ko yung mga video nung nagtatatong. Oo. Pinapanood ko ulit yung video ko, inaantok ako. Oo. Inaantok ako sa boss, sariling boses eh. Sa boses mo, boss. Pero pag may mga video, talagang pinapanood ko. Buo talaga, paano pong pisahan. Titignan ko kung masakit eh, kung some part. Oo. Sa YouTube mo rin kasi talaga makikita yung kahit sa mga Facebook, yung mga lumalabas sa Facebook, yung mga tinatatuan, mga realistic na ano, mga cartoon character.
Ilang araw mo pinunta ng Antabo? Dalawang araw din, katuloy ng hotel ko. Kung malaki nga lang medyo todos, no? Lalagyan mo lang siya ng ano, mga hanger, yung sampayan ng madami. Yung yan maganda yun. Ganun yun sa tropa ko, yun, nagtatattoo rin siya. Sagot sa yung kaibigan ni, ano, todos, oh. Kaibigan ni, batap ni Ojima. Wala yung pinakita mo sa akin yung makakalaman. Yung bagong gawang ano nila. Tutu-tutu yata. Tutu-tutu. Alam mo yung boss na? Ganda yung... Shop din ba yun, boss? Shop din yun? Ito, ito, ito. Alam ko, oh, nga, may nangangap sila ng mga dalot din. Habang nagtatato. So ayun na nga mga tol, ganun lang naman, ganyan lang, pa whip shading lang, ganyan lang naman dapat yung tandaan eh, mahinang boltahe, mahaba yung labas ng needle sa tip, magaan na hagod, hindi masyadong baon, halos dulo lang ng needle yung kailangan. Magaang nahagod lang. Yan. Tapos kung gusto mo ng gusto mong i-dark, pasadahan mo ng mga ilang ulit. Kung light naman, siguro okay na yung mga dalawang pasada lang. Yan, parang ganyan, no? Yan. Dali lang tandaan mga utol. Yan, balik na tayo dito sa pulang rosas. Yan, ginulayan ko na ng pula, yung pinaka base color niya. Yung kulay pula, lipstick red ang ginamit ko dyan na Eternal Ink. Lipstick red. Yan, kung napapansin nyo, dinidikit ko dun sa mga linya. Gaya nga na sabi ko kanina, pinatay ko yung mga linya. Dinidikit ko yung shade ko doon.
Ayan, unahin ko lang yung base color niya, which is yung lipstick red nga. Pero hindi lahat yan lalagyan ko ng ano, ng lipstick red. Meron pa rin ako, magsiswitch ako dyan sa dark deep red eternal din. Pero bago yon, unahin ko tong base color. Ang ginawa kong hagod pala dyan is circular motion color packing. Yan, sinusaw ko yung ano, lipstick red sa white, eternal white. Meron akong ginawang sausawa ng ano, ng kulay. Yan, para mag-light siya. Light red. Kung meron kayong light red, mas okay yun. Yan, medyo pinkish na nga siya kasi sa white ko talaga sinusaw. Yan, yung pinaka parting yan, light yan. Yan. Medyo nawawala na yung linya, diba? Kung napapansin nyo. Yan, sinusaw ko na siya sa deep red. Dinikit ko dun sa outline, yung pangalawang petal. Dinikit ko dun sa outline nun. Ayan, nawala na yung linya niya. Nawala na yung pagka-sharp ng itsura niya. Kasi nga yung linya, pinakain ko dun sa shade. Yan, dinidikit ko lang lagi sa linya para hindi siya magmukhang drawing. Yan, kita niyo yung blending ng kulay. Yan, nagwip ako saglit dyan kasi kailangan magblend ng maayos eh. Mahirap magblending pag color packing yung gamit mo. Yan, nagwip ako sa parting yan. Kasi inuna ko nga yung base color, tsaka ako na lang pinatungan ng dark. Kaya nagwip ako sa dark. Yan, magbe-base color uli ako dyan. Pag magsiswitch kayo sa light na kulay, hugasan nyo yung ano, hugasan nyo yung karayom nyo. Kung galing kayo sa dark. Yan, switch uli ako sa base color niya na red. Circular motion ulit. Color pack. Tsaka yung voltage ko dyan, binalik ko na siya sa 6.5 volts. Yun, yung normal na na palo ng ano ko, makina ko. Kasi hindi na stippling yung ginagawa natin. Nanginig ako dun ba? Hindi na nung katanon. Ayan, nagko-color pack. Sinusaw ko na sa puti. Yan, medyo pinkish na siya kasi yung ibabaw ng petal medyo light. Hindi naman porket pula lang, isang kulay lang yung gagamitin mo. Syempre meron din yung dark to light. Yung base color mo yung red. Syempre meron din dapat na light red, merong dark red. Laging balanse dapat. Yan, lagi nyo tandaan, idikit nyo sa guhit. Ganyan lang kay easy mga utol. Kasi marami pa rin akong napapansin ng mga newbie na pag nagsishade sila, hindi nila naididikit sa linya.
makikita mo yung mga patlang. Parang ang nangyayari kasi doon, natatakot sila na baka lumampas doon sa linya yung shade nila. Dapat lagi ka nakatingin din doon sa tip mo saka sa needle para nakikita mo kung saan na gumagapang yung shade mo. Huwag kang matatakot mag-shade. Yan, dikit mo lang lagi sa linya para balanse. Tsaka hindi masyadong mukhang cartoons. Yan, dadagdagan natin yung base color. Napupatlaan ako eh. Meron naman akong light red, kaso mas gusto ko yung ganyan. Sasaw-saw ko na lang. Yan, nag-switch na ako sa deep red ng Eternal. Eternal ink, deep red. Nag-whip shading ako sa parting yun para mag-blend. Kasi hindi ako pwede mag-color pack eh. Mamumuo yung kulay, mabubuo. Karoon siya ng solid color na may shape. Kasi pag-whip yung shading, whip shading yung ginamit mo. Namamatay yung kulay niya dun sa pinaka-edge. Para nagiging dark to light siya, nagbe-blend. Dito ako natagalan eh, sa pulang roses na to eh. Pero kung puro stippling lang to, siguro lampas lang to ng isang oras eh. Baka saktong isang oras lang tong gawang to. Kasama na pahinga. Yan, dinikit. Tanda ko pa naman yan eh. May guhit pa siya. Kaya dinikit ko pa rin yung base color sa pangatlong petal na yan ah. Kung nakapapansin nyo yung pangalawang petal, kita pa yung guhit. Mamaya papatayin din natin yung guhit niyan. Unahin muna natin tong base color. Ang papatay naman sa mga guhit na yan, yung dark color nyo na eh. Yan. Sa ilalim, dark. Sa gitna, yung pinaka base color niya. Sa ibabaw, dun na yung, kumbaga, dun na yung tumama yung liwanag, kaya light color yung ibabaw. Depende yan kung saan nakatutok yung ano, kung nasan yung light source. Deep red na uli ako. Dinigit ko dun sa linya ng pangalawang petal. Ganun lang. Mawawala na yung pagka-sharp niya. Mawawala na yung pagka-animated look niya. Sa ganung paraan. Balikan natin konti, medyo bitin eh. Pa-whip shading. Pag magbe-blend ka, whip shading lang. O diba, nakita nyo? Napakain ko sa shade yung guhit. Kaya na. Nakita mo na yung ano, diferensya.
namatay na yung outline natin kanina na lipstick red. Medyo kumangit yung angulo ng camera. Ang apat na petal na to. May ayusin natin yan. Ganun lang mga tol. Sana nag-gets nyo agad dun pa lang sa unang tatlong petal. Yan. Nauna ko lagi yung base color. Sunod yung nasa ibabaw niya na light color. Tsaka na ako magda-dark color sa ilalim para patayin yung mga linya na ginawa ko kanina. Ay, pang-apat na petal na yan. Napapansin nyo, parang nagdikit yung pangalawang petal tsaka yung pang-apat na petal. Kasi wala pa yung dark tone natin, yung deep red. Ayun yung talagang magse-separate sa bawat petal. Kasi nga gumamit tayo ng outline na red. Kaya pag kinulayan mo rin ng red, parang magiging isang buong ano lang siya. Magiging isang buo lang siya. Kaya kailangan pa rin natin gumamit ng dark para ma-separate natin. Kasi pag sa mga realistic talaga, hindi talaga ako gumagamit ng linye, sa totoo lang. Para lang to sa ano, mga utol natin na hindi pa rin maiwasan yung paglilinya. Bibigyan ko lang kayo ng konting advice, konting tip lang. Kung hindi nyo pa rin maiwasan yung linya, kung hindi nyo pa sanay na alisin yung linya sa mga realistic works nyo, ito ang dapat nyo gawin. Ayan, medyo ayun na, nakita nyo na nag-separate yung dalawang petals na mukhang magkadikit kanina. Tsaka pag realism, halimbawa realism, tapos hindi nyo maiwasan gumamit ng linya, huwag kayong gagamit ng solid black. Huwag kayong gagamit ng solid black. Hanggat maaari, light lang na ano, kung maaari nga bloodline lang eh. Kung hindi nyo talaga maiwasan maglinya, light lang yung gamitin yung panglinya para madali siyang ipakain dun sa shade. Kasi once na dark yung ginamit mo, pure black, wala na, sira na yung detalye, hindi na siya realistic. Magmumukha na siyang animated cartoons. Hindi ko naman sinasabing itong gawa ko napaka-realistic ah. Binibigyan ko lang kayo ng idea base dun sa experience ko, base dun sa nalalaman ko. Disclaimer lang mga utol, hindi ko sinasabing sobrang realistic ng gawa ko. Average lang din yung gawa ko, pero hindi naman siya mukhang cartoons, hindi siya mukhang drawing na ano, na drawing ng bata. Average lang, pero okay na rin naman. Kaya nagsishare na rin ako ng mga basics. Kaya kung may mga panood mo na ito na
mga red sum natin dyan. Paki-comment na lang kung may mali o kung may kulang pa sa ginagawa ko. Ganun lang mga utol. Paulit-ulit lang. Repetition nga lang, repetition. Inuuna ko yung base color. Tapos titirahin ko yung light color dun sa ibabaw ng petal. Tapos ihuli ko na yung dark. Kasi karamihan mga utol ha, inuuna yung dark eh. Pero may mga scenario naman na pwede mong gawing unahin yung light. Pero halimbawa, puti yung gamit nyo, huwag na kayo magda-dark. Kasi mamamansyahan yung puti. Madaling mamansyahan ng puti ang white ink. Pag nag-white na kayo, dapat yun na yung last. Pero kung mga gantong kulay lang, okay lang. Ibang usapan na pag yung white, kasi madali siyang mamansyahan. Dudungis tingnan. Mahahaluan pa siya ng ibang kulay. Nakikita niyo, inuuna ko yung light. Bilisan ko muna. Napapansin pa rin yung ibang yung ibang guhit. Pero hindi na siya ganun ka cartoons tingnan. Color pack. Pag mga ganyan kaliliit yung shishadan, color pack yung pinakamaganda dyan. Round shader. Yung tulad niyan. Ang dali lang. Fast forward ko na ulit mga utol. Total ganun lang din naman yung paulit-ulit lang din yung style ng pag-shade. Repetition lang. Yan, unahin mo lang yung base color. Base color, tapos sinunod ko yung light sa ibabaw, tapos yung dark na. Maaaring mga utol, maaaring salungat ko sa estilo ng iba, pero wala naman ako naging problema sa estilo ko na to eh. Sineshare ko lang sa inyo. Kasi kadalasan talaga mga utol, kung yung iba yung tatanungin nyo, dapat talaga nauuna yung dark bago yung light. Pero dito sa akin, napansin nyo, inuuna ko yung base color bago ako magdagdag ng light tsaka magdagdag ng dark. Parang nadadalian ako sa ganun eh. Sa sarili kong estilo mga utol ah. Magkakaiba naman talaga ng estilo yung bawat artist eh. Hindi, wala naman tayong pinaka-standard na style eh. May kanya-kanya tayong style na matutuklasan natin sa years ng experience natin. Kahit kayo, may mga matutuklasan din kayong sarili nyong style. Nasa sa inyo kung saan kayo komportable. Kasi hindi naman natin kailangan bumasi sa sa estilo ng iba. Pwede tayong kumuha ng idea kung paano.
Pero tayo pa rin yung gagawa eh. Tayo pa rin yung gagawa. Kaya tayo pa rin nakakaalam kung ano yung mas madali sa atin. Kung ano yung mahirap. Ibabalik ko sa real time pag mag-highlights na ako dyan. Malapit na. Binuo ko na yung base color tsaka yung mga light color. Para isahan na lang. Tsaka ako nalalagyan ng dark. Yan, nag-dark na ako. Uli, hinali ko na talaga yung dark. Wala naman naging mancha eh. Wala naman naging mancha dun sa light color ko eh. Kaya okay lang din na ganito yung style ko. Nasa sa inyo pa rin yan mga utol kung okay sa inyo tong ano, estilo ko. Hindi ka naman kayo masisisi kung i-dislike nyo tong video eh. Dahil taliwas dun sa estilo ng marami. Yan, nag-apply pa rin ako ng black ink para mas may ano siya, yung clarity niya. Yung clarity niya maganda. Kaya nagdagdag ako ng itim. Kung napapansin niyo mga utol, 'di ba? Nawala na yung mga linya na ginawa natin kanina. Hindi na masyadong pansin. Ganun lang, lagi niyo lang tandaan na idikit niyo yung shade niyo dun sa outline para hindi magmukhang cartoons. Huwag kayong kakabahan mag-shade kasi ang dami ko nakikita na ano eh, ang daming patlang ng shade, ang layo ng shade dun sa outline. Ganun yung mga nakikita kong mali eh. Hindi naman sa lahat nakakapag-comment ako o nakakapagbigay ng payo. Kaya naisipan ko rin gumawa ng mga gantong videos para may mapanood kayo. Lagyan ko muna ng ink armor habang hinuhugasan ko yung needle. So, ito na nga mga utol. Highlights na tayo. Bumalik ako sa stippling style shade para dito sa highlights. Kasi, ayokong mag ano eh. Ayokong mag purong linya eh. Mas pinili ko, stippling na lang din siguro yung ano ko. Yung highlights para balance lang. Importante rin kasi yung balance ng image. Yan, kaya nag-stippling na lang din ako. Lang. Sa stippling mga utol, tatandaan nyo ha, mababang boltahe, mahaba yung labas ng needle sa tip, alalay lang yung hagod, wag baon,
agaan lang yung hagod. Tsaka yung style lang shade niya. Whip, pa-whip siya, whip shading. Yan, ganun lang mga utol. Ganun lang kasimple. Stapling pa rin yung ginawa kong highlights. Ayoko kasi nung masyadong litaw na litaw yung highlights eh. Hindi ako sanay mag-highlights na ano. Yung isang mahabang guhit. Ayoko nung ganun. Ang ganda rin tingnan ng stapling talaga oh. Ang sarap sa mata. Sana marami pa akong magawang ganyan. Napakasimple lang gawin pero ang ganda. Magandang style. Next time gagawa ako ng ano, yung forte ko pero stippling style. Dark images na stippling style. O kaya illusion tapos stippling style. Challenge 'yun. Nawala na yung camera. Ang laking tulong ng Ink Armor mga utol. Ink Armor, yung Ink Beast, o yung iba pang mga ano, ointment. Nakaka-reduce talaga ng trauma ng balat, na natatamo ng balat. Kaya importante may ganun din kayo mga utol. Mura lang naman yan. Yung ink armor ko malaki na eh. Ewan ko kung ilang ounce yun, 16 ata, 950. Matagal ko nang magagamit. Ang laki pa nang naitutulong sa akin. Kaya huwag niyong panghihinayangan mga utol. Para sa atin din yan. Para sa gawa natin. Para maging malinis. Para sa kliyente rin. Para hindi ganun ka... Para hindi ganun kalaki yung trauma na... nararamdaman ng balat. Dahil sa ano... sa karayom. Esensya na mga utol na wala yung ano ah. Nawala sa ayos yung camera. Ayan, okay na ulit. Okay na ulit. Binalansi ko lang yung ano ko, yung highlights ko. Kaya ginawa ko ring stippling. Stipple. Gagawa rin tayo ng pointillism. Iba yung pointillism sa stippling ah. Magkaiba 'yon. Parang parehas yung itsura pero magkaiba ng proseso. Mas mahirap gawin niya. Para sa akin, mas mahirap gawin yung pointillism. Mas matagal. Parang opposite siya nitong stippling. Madaling gawin.
May mga parting nag-cross hatching ako dito. Hindi ko lang na banggit. Ang ganda tingnan. Hindi siya nagbubuwatok ng sarili kong bangko. Nagagandaan lang talaga ako. Siyempre, sarili kong gawa eh. Gusto ko yung gawa ko na to ngayon. Yan. Dito sa ano, sa Bulaklak, stapling na rin yung gagawin ko dito. Para magmukhang texture. Texture ng rosas. Para kahit papaano realistic. Kaya naisipan kong stippling na lang din. Para yung highlights niya, magmukhang texture ng petals. Hindi ako na gumawa ng solid na highlights dyan. Yan ako, napapansin nyo, stippling lang. Tsaka hindi ko masyadong sinolid white. Yung tamang mag-light lang, makita mo lang yung base color, yung light, tsaka yung dark. Ganyan lang. Ganun lang kadali mga utol. Sana nag-gets nyo yung sa parte ng ano ha, doon sa may pulang rosas. Sana nag-gets niya. Ayun, ang ganda tingnan no. Parang texture siya ng petals. Minsan nga gagawin ko rin sa ibang style yan. Yung highlights ganyan, ganyan, stippling yung highlights niya. Parang ang ganda. Bagay siguro sa mga portrait yan. Diyan ko lang din sinubok eh. Okay naman yung result. O diba, hindi siya mukhang cartoons. Hindi mukhang animated yung rosas ko dyan. Kahit naglinya ako nung una. Sana matutunan nyo. Sana may natutunan kayo mga utol. Kasi feeling ko ano eh. Hindi ganun ka-okay yung paliwanag ko ngayon eh. Sana kahit papaano nakuha, na-gets nyo. Maganda rin yung gantong style ng pag-highlights mga utol. Oh. Natural na natural lang. Parang nagmumukha lang siyang texture. Diba? Lapit na matapos yung video natin. Isang oras din siya at kalahati. Hindi siya full real time. May mga parteng finish forward tayo. Lapit na matapos mga tol. Huwag nyo sanang kalimutang mag like, pwede rin kayo mag comment at huwag na huwag nyo kakalimutang mag-subscribe kung nagustuhan nyo to, yung video na to. Bonus na lang yung ano, i-share nyo. Bonus na lang yun. Wala rin problema kung di nyo nagustuhan.
Okay lang din sa akin kahit ilang dislike pa yan. Follow nyo ako sa Facebook. Follow nyo rin yung Facebook page ko. Yung Instagram ko. Meron akong Instagram kasi hindi ako masyadong mag-i-Instagram. Pero follow nyo na rin. Lalagay ko sa description yung mga link. Yan na. Okay na yan. Simple lang. Maganda rin yung design ng client. Kaya naisipan ko rin yung gawa ng video. Hindi naman stippling yung reference niyan eh. Ginawa ko lang stippling. Para may bahagi lang ako sa inyo. BNG lang talaga yung reference niyan. Normal na shading. Ginawa ko lang stippling. Yan mga utol. Minamassage-massage ko lang ng ano. Ng ink armor. Minassage ko muna ng ink armor. Yan. Sugasan ko na. Minisin ko na. Hindi na nga kailangan ng foaming soup eh. Pero lagyan pa rin natin. Para yung mga dugo-dugo, yung mga natuyo, matanggal. Para maganda rin sa picture. Gamit kong foaming soap, Betadine. Nabibili sa SM Save More. Ayan. Namassage-massage ko lang ng daliri para yung mga namumuong dugo mawala. Ayan, goods na. Malinis na. Salamat sa panonood mga tol.